So ngayon, ako bilang isang naging Marcos, di ba? Naging DDS din ako sa sarili kong paraan. Hindi ako kasali dyan sa mga miyembro niyang grupong ganito, ganito. Pero, meron nga ditong mga video pa, pinanood ko. 2014 pala. Noong 2013, 14, sinisimula na namin ang pagtulak ng, sa pagtakbo niyan. Dito sa programang ito at dito sa himpilang ito. Ngayon, ako na mismo magsasabi sa inyo kung bakit may mga naniniwala kay Bongbong Marcos. Katunayan, yung adik-adik, yung tungkol sa droga, na paggamit ng droga, mapanganib yan eh. Pero dyan mo malalaman na mayroong mga bulag ang isipan at saka sadyang ayaw na nilang buksan ang kanilang isipan. Ewan natin kung sa pamamaraan na mabuti, ha, mabuting pakikitungo ng ating ibang mga matitinong mamamayan. Katulad halimbawa, pagka may rally sila, nagpupunta ang mga ilan nating kababayan na kapanalig nating naniniwala sa tunay na dapat mamuno ng bansang ito yung mga supporter ni Vice President Lenny Robredo. Nagpapakain pa sila ng lugaw para sa mga taong yan. At kitang-kita na natin, napakarami namang ebidensya na nababayaran ng marami dyan. Di ba? Ano-ano yung mga dahilan? Isa yung nababayaran sila. Tapos dun sa alamat na kwento ng kanilang mga magulang na ano ho, na ano na, na ayaw nang tanggapin, ha, yung katotohanan ng naglabasan pagkatapos na si Marcos ay mapatalsik sa pwesto. Doon lamang sa kayamanan na napunta sa kanilang pamilya, iisipin mo eh, paano nyo na-acquire yan? Hindi naman kayo nabibilang sa mga pamilya o angkan ng mga talagang mayayaman dito sa Pilipinas. Maaring may kaya sila, pero para sabihin mong yan, mga kung tawagin ng araw, mga ilustrado, mga insulares, peninsulares, mga kaibigan, hindi sila nabibilang doon. Hindi rin sila, katulad dito si Bongbong, hindi naman ito pinag-aral o nakapag-aral sa ibang bansa, mga kaibigan, dahil sa matalino siya. O kaya masipag siyang mag-aral. Kaya siya ay nakakuha ng scholarship. Hindi ganun. Ang ginastos din ay pera ng sambayanang Pilipino. Ha? Katakot-takot, mga may bahay doon, dalawa bahay eh. Parang palasyo. May bahay para sa kanyang mga alalay at mga kasambahay at may bahay para sa kanya. Napawang lahat ng ginastos na yan ay gastos na nanggaling po sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. Hindi pa rin nila nare-realize hanggang ngayon. Hindi pa rin makabalik sa katotohanan. Ibig sabihin, itong mga magulang na dating sumasamba kay Marcos, mga kaibigan, pagtatapating ko kayo, kung ako nga ang tagal bago ako nagliwanag ang isip ko kasi kailangan may pagbasihan at yan na nga ang mga basihan, muli natin binabalikan sapagkat nung mga panahon na malabo pa ang isip natin, hindi pa ganong kalinaw, mga kaibigan,
hindi natin pinapansin, pinapanood, o kaya binabasa ang mga paglalahad ng kasaysayan patungkol sa nangyari kay Marcos sa ilalim ng kanyang dictatorship na ng ating pamahalaan, na kung nga naiinggit dun sa iba sapagkat mas madali silang nakaunawa, ha? Pero wala tayong magagawa kasi nung mga unang panahon hindi tayo masyadong interesado sa politika. Nagsimula tayong ganyan. Hindi naman tayo, nung bata tayo, hindi naman din tayo sumasama sa mga demonstrasyon. Hindi ba? Umuwi na tayo pagkagaling sa eskwela at maaga tayong napasabak sa paghahanap buhay. Pero itong aking pananaw ay na aking sinasabi ngayon, mga kaibigan, ay isang pananaw ng dating naniniwala kay Marcos at sa kanyang pamilya. Katunayan nga, may mga pagkakataong nakakasama tayo, nakakahalubilo natin si Mrs. Marcos, hindi ba? Pero dahil yun sa mali nating pagtataglay ko ng maling paniwala, at kahit balikan natin ng mga kasaysayan, itong mga naniniwalang ito sa kanila, hindi nila nalalaman, yung iba, hindi nila nalalaman na nagawan sila ng masama indirectly ni Marcos. Akala nila ay tingin nila mabuti lang ang nagawa ni Marcos. Pero saksakan ng dami, kawalang niya ang nagawa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Iyan na ang ngayon ay nagmulat sa atin. Naging mabait tayo sa kanila dahil naawa tayo. Yun ang unang-unang dahilan. Naawa tayo. Hindi natin tinignan yung katotohanan. Kaya masama kahit sa iyong profesyon bilang nasa media na yung iyong emosyon ay ihahalo mo sa iyong profesyon. Di ba? Dapat yun ay lagi mong ibinubukod ang iyong emosyon at yung profesyon. Dahil pagka nanaig ang emosyon mo, magiging mali ang iyong pananaw. Tandaan ninyo yan kahit saang larangan po yan. Halimbawa, meron kang nakaalitan. Pagka masyado kang emotional, delikado na ikaw ay maging masama sa mata ng publiko. Hindi ba? Di ba yung iba, yung masyadong galit, hindi ba? Na pwede mo namang ipaliwanag sa maganda. Ito ngayon ang nakikita ko na dahilan kung bakit yung mga matatanda, ha? May nababalitaan kasi ko mga matatanda na ipinamulat nila sa kanilang mga anak na si Marcos mabuti. Ngayon, nagkaroon ng masamang isipan ang mga naniniwala kay Marcos, itong mga napaniwala ng kwento ng kanilang mga magulang, na mabuti si Marcos, kaya pati yung anak mabuti rin. At dahil naging presidente si Marcos, dapat yung anak maging presidente rin. Doon pa lang, masama na eh. Walang pinagbabasihan eh. Kaya ang sinasabi natin, hindi ba sa pagpili ng kandidato ng iluluklok natin sa pamahalaan, kinakailangang ibase natin yan sa tinatawag na track record. Oh, nabigyan naman sila ng pagkakataon, katulad dito si Bongbong Marcos. Pero wala naman track record eh. Mga kaibigan, pangit. Di ba? Ngayon, ano nakikita natin? Itong mga magulang na kumbinsi nila yung mga anak nila sa maling paniwala. Mga kaibigan, mali ang paniwala nila. Yun ang naguudyok sa iba.
at marami ngayon pera. Diba? Sila yung gumagamit ng mga ipinamumudmud na form. Kinukuha ang detalye ng kanyang pagkatao, pangalan, address, mga ganon, tapos bibigyan ng pera. Inire-record nila, ha? Para mabilang na ito supporter natin. Pero binigyan ng pera yung binili, mga kaibigan. At pinangangakuan ng ginto, yung matagal nang hinahanap na kayamanan ng pamahalaan na nasa kanila. Ha? Kiniklaim nila na yun ay kanila. Ang tanong, hindi nga kayo, yung magulang ninyo, hindi naman isinilang nakabilang sa pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas, eh bakit lumilitaw na ngayon na kayo pinakamayamang tao sa Pilipinas at sa buong mundo pa, ha, mga kaibigan? Kung magiging bukas lang ang isip ng marami, abay, panoorin natin ulit ang mga documentary, yung mga naidokumentong totoong pangyayari. Katulad nung sila'y mapatalsik at sila'y bumaba sa Hawaii, mga kaibigan, ay kinumpiska lahat ng kanilang kagamitan. Lahat ng bagahe nila ay kinumpiska. Katakot-takot po yan. At dyan sa mga kinumpiska sa kanila, eh, nalula, ha, ang mga nakakita, ang mga nag-imbentaryo nito. At nung ito ay maipahayag sa publiko, ha, ay natulala ang buong mundo, ha, kung anong klaseng mga tao ito. Pera pa lamang, cash. Eh napakalaki, mahigit 20 milyon ang dala-dala nilang cash. Eh itong 20 milyong sinasabi natin, at that time, gaano kalaking pera ngayon yan? Diba? Ang katumbas na halaga ngayon yan, magkano? Napakalaking halaga. Mga alahas na nakumpiska mula kay Imelda Marcos na imposible nilang lahat yan ay maipundar kahit na 100 taon sila sa pwesto. Pero ganun pa man, available ang mga information na yan kung willing o bukas ang isip ng mga taong naghahanap ng katotohanan at ang tao ay naghahanap ng karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa. At dahil sa pagkahumaling nila, maling paniniwala kay Marcos, mga kaibigan, ekwano, nanganganib, hindi nila alam, hindi nila nare-realize na yung pagtanggap nila ng pera at yung pong maling paniwalang minana nila mula sa kwento ng kanilang mga magulang na hindi mo alam na yung kanilang mga magulang ay nakinabang sa panahon ni Marcos. Bigyan ko kayo ng example. Isa sa mga crony ni Marcos, si Dandingco Hangco. Ha? Alam ba ninyo na si Dandingco Hangco, bakit maraming tao ang nagmahal sa kanya? Ha? Kaya yan eh, nung bumalik dito, intact ang kanyang mga tao. Alam nyo kung bakit? Kahit na may mga, may mga naging kaso si Dandingco Hangco. Bakit? Bibigyan ko kayo ng example. Kasi po, nung si Dandingco Hangco ay nando doon sa Amerika, eh, pagkatapos na magsibatan dito dahil wala na yung diktador ditong protektor at kasabwat, mga kaibigan, si Dandingco Hangco, ipinagpatuloy niya ang pangangalaga sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan nitong si Ramon Ang. Kung sila noon ay nagtatrabaho kay Dandingco Hangco, nagpatuloy yung kanilang sweldo. May trabaho man sila o wala na, pinasusweldo yan. Ha? Kaya marami ang patuloy ang naging paghanga nila.
kidanding kuhang ko at hindi na nila pinapansin kung yung sinusweldo sa kanila ay galing sa masama. Hindi ba? Ganun yan eh. Mabubulag ka yan eh, mga kaibigan. Ako alam ko yan eh, kasi ang mga loyalist, galing tayo dyan. Kami yung nagrarally dati, labang kay Mrs. Cory Aquino. Sumasama ako dyan, lumalaho ako dyan. Hanggang sa tayo'y matauhan, unti-unti, matauhan tayo. Sabi ko nga sa inyo, may pagkakataong nagalit pa sa akin yung mga pangkat na yan. Dahil nga nung minsan tanungin ko si yung tatay nitong si Ralph Recto, si Rapi Recto, nagalit sa pagtanong ko na walang ninakaw si Marcos pero may umamin. Ha? O eh, yun kako, nung gamitin kong halimbawa yun, eh nagalit na sa akin. Kasi yun ang katunayan eh, na merong ninakaw. Nagsunod-sunod na, hindi ba? At ngayon, yun din ang matibay na pruweba mo na nagnakaw si Marcos. Di ba? At nakinabang itong pamilya niya. Makikita mo nga eh, meron pang mga okasyon na naghihirap ang bansang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, panahon na yun, mahirap mabuhay ah. Mahirap kung ikaw ay kargador, kargador ka na lang habang buhay. Ah, pagka nawalan ka ng trabaho bilang kargador, saan ka pa magtatrabaho? Hindi katulad ngayon, nung nawala na sila, bumukas ang oportunidad para sa lahat dahil sa mga sa pagpasok ng mga investment dito sa Pilipinas. Di ba? Gumanda ang ekonomiya natin. Maging si Lee Kuan Yew, sinasabi yan eh. Di ba? Ikinuwento yan sa kanyang aklat na isinulat na itong si Marcos noon, wala na magpautang at hindi niya pinautang, nangungutang sa kanya. Eh, aabutin na yan, eh, mabayaran niyo pa. Ha? Sa loob ng 20 taon. Si Lee Kuan Yew ang nagkukwento, mga kaibigan. O, kaya naaawa siya sa kalagayan ng mga Pilipino. Nagtataka siyang lubos kung bakit ang mga Pilipino sa kabila ng kahayupang sinapit nito, ibinalik pa yung mga nagnakaw. Isipin ninyo yan. Ibinoto pa ulit. Ha? Ganyang kagrabe, mga kaibigan, ang ugali ng mga Pilipino. Oh, yun ang pananaw ni Lee Kuan Yew. Oh. Eh kasi sila pagka i-keynote si Lee Kuan Yew, kapraso kukunin yung tutugma sa kanila. Ha? Tapos ka i-splice. Eh available naman yung pananaw ni Lee Kuan Yew na buo eh, na nakasulat sa libro eh. Mga kaibigan. So naintindihan ko yan eh kasi galing tayo sa katangahan na yan. Mga kaibigan. Yung mga yan ay panatiko na eh. Hindi nila alam, meron sa kanila indirectly nagawan sila ng masama eh. Hindi lang nila alam at hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo. Hindi ba? Dahil may mga bagay na pwede nating sabihin at may mga bagay na hindi naman natin masasabi. Hindi katulad nung iba, makakuha lang ng konti, lalaki na yun. Ha? Sasabihin na yung kahit hindi mo dapat sabihin. Ay, katulad yung mga nagwawala sa social media. Yan. Eh, narinig ko nga yung isang abogado nila na nagpapaliwanag. Akalain mo, tinatanong siya tungkol sa disqualification ni Bongbong Marcos. Abay, inaatake si Carpio eh. Abogado yun ah. Hindi ba dapat kung abogado ka, ipaliwanag mo. Tama ba yung disqualification? O sa pananaw mo ay hindi tama? Bakit hindi tama? Hindi ba? Dapat doon kayo mag-aargumento. Eh, hindi, walang hiya eh. Yung abogado, kala mo kung sino. Hindi naman siya naging justice. Di ba? Ngayon hinahamak yung pagiging dating
maestrado ni Carpio. Sipin ninyo yan, mga kagaguhan. Di ba? Eh kung makikita nyo nga eh, nung umpisang pailan ng disqualification niya si Bongbong, ano sabi niyong kampo niya? Eh walaan niya yan. Ha? Eh ano lang yan, paninira yan eh. Bago mo sabihin yun, hindi pa nila nababasa yung kwan eh. Yung inihaing complaint eh. Nagsasalita na sila ng tapos, mga kaibigan. Oh, ay sabi naman nung narinig kong abogado na in-interview, eh anya, ito magaling. Itong CA, justices, ito ang ginagalang namin. Kasi yun yung nag-absuelto ng kulong kay Bongbong. Pero, convicted siya dun sa kaso sa kanya. Ha? Na hindi pagpapile ng income tax return, mga kaibigan. Which is also a kwan ho yan, ha? Kaso rin yan na may kaugnayan sa tax at kasama sa sinasabing kapag ikaw ay nahatulan sa kasong yan, eh meron ng meron na naka-attach na disqualification, perpetual disqualification. Oh, mga kaibigan, eh wala eh, magaling eh, ha? Bubulaging ka eh, gugulating ka eh. Tsaka yung nag-i-interview sa kanya, abay ina-attake niya eh. Ini-interview lang siya noon. Ha? Mga kaibigan, oh, sasabihin ko na pangalan nung nag-interview, si Christian Isguera. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito si Kambale, si Leopoldo Mabasa ng Katanawang Quezon. Napakita mo ba yung larawan? Kasama pa si Vice President Lenny Robredo, eh, pinagyabang pa sa akin eh. Buti pa siya, oh, ayan oh. Militrato kasama si VP Robredo. Alam niyo si VP Robredo, eh siya yung tinutukoy ni ano eh, ni Lee Kuan Yew, na ang kailangan ng Pilipinas yung parang gel para tayo pag-isahin. Ibig sabihin, para tayo mapagbuklod. Kailangan natin yung isang leader na makapagbubuklod sa atin. Hindi ba yan ang nakikita nating mga simulaing itinataguyod ngayon nitong si Vice President Lenny Robredo? Pagkakaisa. Hindi ho pagkakasira-siraan. Eh, kahit siya sinisiraan ang husto. Di ba? Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Hindi padadaig
sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko, dito'y makikilala. Ito po si Percy Lapid. Isang kaibigan, maraming salamat at magandang gabi, Celia Palmores! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap. Kaibigan, ang bawat kaibigan na